Ito ang inyong Regional TV News. Ilatid na po natin ang mga balita ng GMA Regional TV mula naman sa Luzon. At makakasama po natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. Sinakman ng aso sa mukha isang bata sa Calasiao, Pangasinan. Sa Alipab, Batangas naman, patay ang isang lalaking nabundol habang nag-aabang lang ng masasakyan. Ang mainita balita hatid ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Dead on arrival sa ospital ang isang lalaki matapos mabangga ng kotse sa Lipa, Batangas. Duguan at may malaking sugat sa ulo ang biktima na nag-aabang lang noon ng masasakyan. Makikita sa CCTV na nakatayo lang ang lalaki sa tabing kalsada nang masapul siya ng paparating na kotse at naipit pa sa likuran ng jeep. Bibilis siya ng something na parts ng kanyang sasakyan. And it so happened na instead nga daw na preno yung naapakan niya, is yung accelerator. So nag-cause ng pagbilis ng sasakyan. Nagkasundo na ang driver ng kotse at pamilya ng biktima kasunod ng insidente. Nakipag-cooperate naman talaga yung driver ng kotse, considering na unintentionally din naman talaga yung nangyari. It's based din naman dun sa settlement nila na nangyari. Sasagutin naman daw talaga nila yung lahat ng gastos doon. Sinisikap na makuha na ng pahayag ng GMA Regional TV ang driver ng kotse at ang pamilya ng biktima. Sugatan ng isang nagbibisikleta at isang motorcycle rider matapos magsalpukan sa Magaraw, Camarines Sur. Sa CCTV footage, makikita na nagbibisikleta ang lalaki nang bigla siyang mabangga ng kasunod na motorsiklo. Dinala sa ospital ang siklista, hindi naman nagpadala sa ospital ang rider. Base sa investigasyon ng Magaraw Police, parehong nakainom ang dalawa. Nakainom sinda, medyo baga pag nakainom ang sarong tao, mayo sa wisyo. Baka po dahil niya manahiling, ta medyo baka madikluman-duman sa lugar, baka giraray ka tong Barangay Santo Tomas. Tinikita ng rider dahil sa pagmamaneho ng nakainom at expired din ang ORCR ng motorsiklo niya. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na kuhanan ng pahayag ang magkabilang panig. Trauma ang inabot ng 4 na taong gulang na bata matapos sakmali ng aso ang kanyang mukha sa Barangay Longos, Calasiao, Pangasinan. Kwento ng kanyang lola, naglalaro lang ang kanyang apo sa gilid ng kalsada nang bigla siyang atakihin ng aso. Nagtagtagbuhan ng mga bata dyan tapos dumaan yung aso. Yung wob sabi niya. Dito niya na ano sa bata. Buti kayo hindi nabulag eh. Ito pa yung gas-gas niyo. Pinaturukan na ng anti-rabies vaccine ng biktima na sinagot ng may-ari ng aso. Ipinakalat din ng mga karatula patungkol sa ordinansang aso mo, itali mo. Ayon sa barangay council, umabot na sa 8 pet owners sa barangay ang pinagmulta dahil hinayaan nilang paggala-gala ang kanilang mga alagang aso. Paul Hernandez ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.